Magandang araw mga ka-hybrid. Ito yung update ko sa aking tanim na 222. At ngayong araw nga ay nagpa-harvest ako. At ito nga yung 6,000 square meter na aking tinamnan. At ang naani niya ay 79 kaban na yung total yield niya ngayon. Ngayong wet season. At ngayong araw nga ay nasa 121 days bago namin hinarvest. Sininup muna namin yung long ping 534 na inani ko nung nakaraan, at ngayon lang kami nakapagpa-harvest dahil nung nakaraan ay na-postpone dahil nga malakas yung ulan, so hindi na namin tinuloy at nag-antay nga kami ng magandang araw para minsanan na lang, isang araw lang makukuha lahat pati hakot. So yan nga mga ka-hybrid, yung harvester na gumawa dito sa amin ay masinop sila dahil hindi na kami umupa ng maghahakot na mga may-ari ng kalabaw. Sila na mismo ang pumupunta ron sa naghahakot doon sa palay, nilalagay nila sa may kalsada. So ito yung fertilizer na nagamit ko dito sa aking 322. So nung una, naglagay ako ng tatlong bag. Yun yung first application ko, isang complete, isang urea at isang 1620. So bali tatlo yung first application. And then yung pangalawang application ko ulit, yung top dress, ay dalawang complete at isang urea. So tatlong bags pa rin siya. At yung third application ko ay dalawang bag na lang. Isang complete at saka isang urea na lang ang nilagay ko. Yun na yung malapit na silang magbuntis. So kung makikita nyo mga ka-hybrid yung previous na mga upload ko regarding sa aking tanim na 322 ay noong last 112 days. Ito yung itsura niya nung 112 days siya nung last na upload ko nung aking 322 update. At makikita nyo talaga na yung bunga niya ay maputi. At walang gaanong itim na halo dun sa mga bunga niya. At i-discuss ko sa inyo kung ano yung comparison nila ng aking long ping. Itong aking 322. So yung total yield niya ng long ping ko sa aking isang hektarya ay 95 kabans. At ito nga, 322, yung variety ay nasa 79 kaban. At yung area niya ay 6,000 square meter lang. So sa tingin nyo, ano yung sino sa kanila ang mas maganda yung ani? Etong 79 kaban na 6,000 square meter lang o yung 95 kaban na isang hektarya? I-discuss ko sa inyo kung ano yung ratio niya para malaman nyo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng kung ilang square meter ang isang kaban, or sa isang kaban ilang square meter ang lawak na kinukunan mo sa isang kaban. So ganito lang po yan. Doon sa long ping ko na 95 kaban, ang area niya ay 10,000 square meter, i-divide lang sa naani na 95 kaban. So ang lalabas doon ay 105 square meter is to 1 kaban. Ang basa po doon sa isang kaban mo or sa 105 square meter mo, isang kaban po ang makukuha. At sa 322 naman, which is 6,000 square meter, at nakaani siya ng 79, so 6,000 divided by 79 kaban.
So ang lalabas po doon ay 76 square meter. So ang ibig sabihin po noon, sa 76 square meter na lawak ng iyong palayan, every 76 square meter ay nakakakuha ka ng isang kaban. So ganun po yon. Kaya mas effective po or mas mataas yung ani ng 3x2 dahil doon sa 76 square meter ay may isang kaban ka na, samantalang doon sa Longping na isang ektarya ay 105 square meter ang kinukunan mo sa isang kaban. Kaya para sa akin, mas effective talaga or mas mataas ang ani ng inbreed pagdating sa wet season kesa sa hybrid. Dahil lumabas po dyan na ang inbreed ay matibay sa mga sakit at mga kalamidad. Itong hinaharvest na nila ngayon ay yung pinitak na dumapa noong bagyong Kiko. At nagtyaga lang kaming pinatayo at tinalian para makakuha ng laman. Dahil nung dumapa nga siya ay wala pa silang kalaman-laman. Yung isang pinitak na yan ay nakaani naman ng 5 kaban yung kalawak na yan. So yan lang po yung aking update sa aking tanim na 3x2. At sa susunod na aking upload ay i-share ko sa inyo kung kumita ba ako dito sa aking 3x2 na tanim. At update din dito sa amin, ang presyo ng palay ngayon ay nasa 1280 lang. So napaka baba po, nakakadismaya. At yun lang mga ka-hybrid, maraming salamat sa inyong panonood.